Welcome back po sa video na ito. So, ako nga pala si GR Rabido, isang online entrepreneur ngayon at founder ng Team Unstoppable at the creator of grrabido.com. Kung bago ka pa lang sa page na ito, i-follow mo na at i-like mo ng page na ito para every time na mag-post ako ng video dito, ma-notify ka. Okay? So, pag-usapan natin yung sa video na ito ay yung mayaman versus mahirap. Okay? Bakit yung mga mayaman, mas lalo silang yung mayaman at yung mga mahirap naman, bakit naghihirap sila nang? Okay? So, itong mga mayaman, hindi kasi balsihan, ang dami mga mayaman ngayon na nagsimula lang sila sa mahirap. Like ni Henry C., mahirap din siya dati. No? So, si Henry C., isa lang po siya rung super yaman na po. Kahit saan ka magpunta, ang dami po niya mga business. Like SM, like mga BDO, sa kanya po yan. So, ang dami po talagang negosyo ni Henry C. So, bakit nang yumaman si Henry C.? Ganito kasi yan. Yung mga utak or isipan kasi ng mga mayayaman. Hindi kasi, kapag meron kasi silang opportunity na nakikita, tinitingnan nila yung mabuti. Nakikinig sila sa mga tao na nag-a-advise about to business. Okay? Hindi sila sarado yung utak nila pagdating sa business. Open-minded po sila pag business. Yung mga mahirap naman, close-minded po sila about business. Pag yung mahirap, pag sinabing business, wala na, hindi na nila itutuloy yung video or itutuloy yung pakinggan nyo ano yung basta nagsalita na about business. Kasi, ang palaging rason ng isang mahirap, wala siyang puhunan, wala siyang time, di ba? Palagi mo siguro narinig, o baka isa ka dito, wala kang time, wala kang mina pang puhunan pang invest, no? Tapos wala ka pang alam paano magtayo ng business. Kaya nga, yung mga mahirap naman, kahit nagsimula din sila sa wala silang alam, pero inalam nila yung business, inalam nila kung paano patakbuhin yung business, inalam nila kung anong gagawin para sila ay yumaman. At yung mga mayaman naman, kapag meron naman silang money na dumating sa galing sa business nila, hindi sila bumili kung ano-ano na lang. Bumili sila ng bagay na pwedeng magbigay din sa kanila ng income. Like, sabihin na natin, yung meron siyang sasakyan, tapos magbibigay sa kanya ng income. Diba? Yung sasakyan kasi pag binili mo, may dalawang ano yan eh, purpose. Pwede mo siyang maging pagkakitaan at pwede ding hindi. Di ba? Yung mga mayayaman, nagtayo-tayo sila ng maraming business para yung business nila, kapag nalugi yung isa, meron pa silang ibang business. So, yung mahirap naman, ayaw naman magtayo ng business, gusto nila magtrabaho lang. So, okay lang naman po magtrabaho, pero darating talaga ang time, hindi natin yan mapipigilan, darating talaga ang time na pag oras na hindi mo na kaya magtrabaho, pag oras na tinanggal ka na sa trabaho mo, pag oras na close yung company na pinapasokan mo, wala na, wala ka ng income. Kasi, umaasa ka lang sa isang source of income. Yung mga, lalo na, yung mga tao na mahirap, ayaw nilang magnegosyo. Ayaw nila, takot sila magdegosyo, baka mascam sila, baka malugi sila, ayaw nilang mabigyan ng oras yung paano mag-invest, paano mag-business, diba? Ayaw nila. Yung mga negosyante, yung mga mayaman, hindi sila takot, gusto nilang yung marami silang opportunity na dumating sa kanila kung mayroong problema, hindi nila iniisip na problema, iniisip nila na solusyon yun, iniisip nila kung paano nila masolusyonan yung problema na yan. Yung mga hirap naman, hindi nila, pag mayroong problema, nako, mas lalo iniisip na yung problema, hindi nila nagawa ng solusyonan, hindi sila naghanap ng paano masolusyonan yung problema. Okay, ngayon, yung mga mayaman, nagtayo sila ng maraming business para kahit natutulong sila, kumikita pa rin sila. Yung tao, yung pira yung nagtatrabaho para sa kanila. Yung mga mahirap naman, iba, kabaliktaran naman, nagtatrabaho sila para sa pera. Okay. Kung ikaw ay isang empleyado ngayon, kung may mga pangarap ka na gusto mong makuha, okay, dapat tandaan mo, kung ilang taon ka na dyan sa trabaho mo, hanggang ngayon wala ka pa rin savings, dapat mag-isip-isip ka na. Mayroong opportunity na dumating sa buhay mo. Mayroong mga opportunity na nandyan sa iyo ngayon. Pero binamaliwala mo lang. I-try mo, subukan mo, tingnan mo, pag-aralan mo. Yung skills, kung wala kang skills sa pagninegosyo, yung skills pwede natin pag-aralan yan. Yung skills ay pwede natin pag-aralan
At marami na pong mga video, maraming mga tao na pwedeng makatulong sa'yo para matutunan mo yung paano patakbuhin yung business, paano mag-business, paano mag-business through online kahit nga na hindi naka-apekto sa trabaho mo. Ang dami po. Huwag mo lang isarado yung isipan mo kung gusto mo makuha yung mga pangarap mo. Kung isa kang empleyado, kung isa kang OFW o ano mang sa status mo ngayon, kung mayroon ka pangarap na gusto mo makuha, mag-desisyon ka ngayon na sumubok ng ibang opportunity. Huwag mo lang, huwag kang huminto sa trabaho mo kasi hindi pa ngayon, hindi pa kahanda. Okay? Kung mayroon ka trabaho, okay lang po yan. Dagdagan mo lang yung additional source of income mo para mayroon ka namang, pagkahit wala ka ng trabaho, mayroon ka pang additional source of income. Kung bukas wala ka ng trabaho, mayroon ka pa rin pinagkakitaan. Okay? Yan ang sekreto ng mga mayaman. Kahit malugi yung isang business nila, mayroon pa silang ibang business na mag-produce ng income nila. Kahit isang taon pa hindi magtatrabaho, hindi sila magutom, hindi sila malugi kasi mayroon silang ibang-ibang business. Ang dami lang mga business. Yan ang sekreto ng mga mayaman. Pala, yung pira ang nagtatrabaho sa kanila. Yung sa mahirap baliktad. Tayo, ang tao, yung mahirap na nagtatrabaho para sa pira. Diba? So, kung gusto mong makuha yung mga pangarap mo, try mo. Try mo yung business. Pwede kitang tulungan para magtayo ka ng online business. Meron akong ino-offer sa'yo na business. Subukan mo, tingnan mo, huwag kang mahiya. Huwag mong isipin na wala kang puhunan, hindi ka makapag-start. Ang puhunan, lalabas lang yan kapag alam mo kung saan mo gagamitin. Okay, tanong. Ngayon, sabihin na natin na mayroong emergency na dumating sa buhay mo at kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng pera. Kapag wala kang pera, nako, sabihin natin na aksidente ka. Tapos, pumunta ka ng ospital, wala kang pera. Pagdating sa ospital, hinahanapan ka talaga ng pera. Kung wala kang pang down payment, hindi ka makapasok ng ospital. Anong gagawin mo? Hindi ka na lang pumunta ng ospital, ayaw mo, hayaan mo lang mamatay ka. Kasi wala kang pera, di ba? O di ba, bakit nakapasok yung iba? Kasi gumawa ng paraan para malabas yung pira, mayroong pira pang-deposit para makapasok sa ospital kasi emergency. Ito, kung gusto mo makuha yung mga pangarap mo, ngayon wala ka pang puhunan, wala ka pang pira pang puhunan na negosyo mo, huwag mong isipin na walang-wala ka na talaga. Mayroong paraan. Okay lang yung wala, pero mayroong paraan. Paano ka makahanap ng puhunan? Paano ka makahanap ng pira pang negosyo? Okay? Kung sa negosyo mo ilalagay. Bakit yung fiesta, birthday, bakit mayroong pera? Diba? Marami kang pera pang gastos, pambili ng pagkain para ipakain natin sa mga kaibigan natin. Diba? O bakit pagdating sa negosyo, wala pang pera? Bakit pagdating sa ganyan, mga okasyon, mga birthday, fiesta, bakit mayroong pera? Kasi takot kang magnegosyo, takot kang malugi, ayaw mo harapin yung mga pagsubok na dapat mong malagpasan para ikaw ay maging successful. Gusto mo makuha yung mga pangarap mo, harapin mo yung mga pagsubok. Hindi madali na magiging mayaman. Hindi madali na magiging successful. Pero pag naglampasan mo lahat ng mga pagsubok na yan, darating ang time na mayroong naghihintay sa iyo na magandang kinabukasan. Okay? So, ang gagawin mo lang, gawan mo siya ng paraan. Tutulungan kita, i-message mo ako. Tutulungan kita. Maraming salamat at sana matulungan kita. Gumawa ka ng paraan. Okay? See you in the next video. Bye-bye!